Okay, so magandang araw sa inyo class. I hope naririnig na ako para makapag-start na. Okay, so mag-start na tayo ng topic sa ating P3, which is derivative of trigonometric functions. Ito yung first topic sa inyong P3 and makikita nyo siya sa module nyo. And masasabi ko na maraming mga estudyante na natatakot dito kasi trigonometric siya. Pero unahan ko kayo, mas nadadalian ko itong mga topic sa P3 kaysa sa P2 kasi most likely wala, hindi na natin pag-uusapan yung mga applications dito. Ang kailangan lang natin malaman is yung derivative niya lang, okay? Pero kahit na mahirapan kayo, kailangan pa rin natin pag-aralan. Okay? Yung grades nyo, tapos na. Kaso yung aims kasi, hindi pa maayos ng register. Kaya hindi ko pa ma-encode. Di pa namin ma-encode ang mga teacher nyo. Kaya, mamaya check ko ulit kung ayos na. Para makapag-encode na. Pero yung mga gusto malaman, chat nyo lang yung grades nyo. Di sa mga mabababa, for example, ang nakuha nyo grade 30, 40. Wala akong magagawa class doon kasi unang-una, hindi naman ako gumagawa noon. Kinukumpit ko lang yung mga grades nyo. Yung grades nyo na binibigay ko ay solely based yon sa mga nakukuha nyong scores. Kaya yung kung magagalit kayo sa akin kasi ang nakuha nyong grade is 30, 40, mababa. Okay lang. Magalit kayo, okay lang. At least ako, ginawa ko yung trabaho ko para matulungan kayo na matuto. And kasi, pwede ko rin sa inyo ipakita yung record ng mga scores nyo. And pwede ko ipakita sa inyo yung computation para malaman nyo na hindi ko nula ang grades nyo. Okay? Pero, kung mababa man kayo, nakuha nyo sa P2 o may P3 pa, may chance pa na bumawi. Pero, kasi ang napapansin ko, kung sino yung mabababa ng P1, sila din yung mabababa ng P2. Tapos kung sino yung matataas ng P1, sila pa din yung matataas ng P2. Meron pang consistency, pero meron pa kayong CFE, tsaka P3. And, announcement, doon sa mga manonood na to, pwede nyo na rin i-share sa mga klase nyo para malaman nila. Magsisend ako sa inyo ng problem set. Bali, yung problem set na isisend ko, yun na yung magiging assignment nyo tsaka seat work entirely sa P3. Okay? Hindi na ako magpapasagot sa inyo sa mga modules. Yung mga activity sa module, sagutan nyo pa din siya on your own para practice. Pero magsisend ako tsaka yung ibang teachers ng calculus ng problem set para ma-practice nyo at mapaghandaan nyo yung CFE nyo, yung common final exam, cover to cover yung class, and nagawa na namin. Naayos ko na yung CFE nyo. And masasabi ko na madami talaga siya. Kasi kailangan. Kayo mag-alala, hindi lang naman kayo may CFE, lahat na may mga major board subjects. Merong CFE din, pati mga higher year. Kayo mag-alala. Pero kailangan kasi yun para matest yung kakayahan nyo talaga. And nagaganon din kami nung nag-aaral ako dati. So, sige. Mag-start na tayo. Tama na muna yung kwentuhan. Mag-start tayo sa trigonometric identities. Kung nag-try ko kayo dati, medyo familiar, I hope medyo familiar na kayo dito. Mag-start tayo sa relation of functions ng trigonometric relation of functions. Okay? So, first thing na kinakailangan nyo tandaan kapag ka trigonometric is yung sine theta. Sine theta, cosine theta, tapos tangent theta.
Kapag kung nag-try ko kayo, malalaman nyo to, ganito yung class ha. Yung sine theta na yan, eto yan. For example, meron kayong right triangle. Bakit siya tinawag na right triangle? Kasi right angle to. 90 degrees yan. Kasi siya tinawag na right triangle. Naka-flat dito sa dalawang side. Tapos, ito yung tinatawag nating hypotenuse. Okay? So, ito yung tinatawag nating hypotenuse. For example, ito yung angle theta nyo. And since ito yung angle theta nyo, ang opposite niya is yung katapat o yung opposite niya. Ito yung tinatawag nating opposite side. Tapos, adjacent side niya is ito yung katabi niya. Pag sinabi nating sine theta, opposite over hypotenuse yan. Okay? Tandaan nyo yan. Or Sokatowa. Familiar ba kayo doon sa Sokatowa? So, mamaya. Sige. Pag sinabi natin, when we say cosine theta naman, that is adjacent over hypotenuse. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Pero hopefully, alam nyo na to kasi sa try ko pa to eh. Kung hindi, de ayan, sige. Ang tangent theta natin is opposite. Ito, opposite over adjacent naman. So, sige. Ito yung class. Bakit naging ganyan? Pwede nyo itong tandaan. So, katawa. So, katawa. Oh, sine is equal to opposite over hypotenuse. Ka. Cosine is equal to adjacent over hypotenuse. Then, toa is tangent is equal to opposite over adjacent. So, yan. Yan yung first thing na kinakailangan tandaan. And, meron pa. Hindi lang yan. Ito pa yung mga kailangan nyo tandaan. Kapag ka sinabi nating tangent, theta, that is equal to sine theta over cosine theta. O, paano nangyari yun? O, tingnan nyo ah. Kapag sinulat nyo kung ano yung sine theta, that is opposite, di ba? Opposite over hypotenuse. Over, ano yung cosine theta? That is adjacent. Over hypotenuse, di ba? And notice na magkamukha yung kanyang denominator, so makakancel yan. Kaya ito magiging opposite over adjacent na siya. And notice na parehas to. Tangent theta is opposite over adjacent. Ito, parehas siya dito. Kaya siya naging tangent theta, tandaan nyo to, sobrang importante na to. Tangent theta is equal to sine theta over cosine theta. Okay? So, ano naman yung tinatawag nating cosecant theta cosecant that is equal to 1 over sine theta. Tandaan nyo klase yung mga yan. Kasi gagamitin nyo yan hanggang board exam. Next is, meron tayong tinatawag na secant theta. That is equal to 1 over cosine theta. Dito class, marami naman mali dito. Kasi tingnan nyo ha. Sine theta, sabi nila, is ikabaligtaran doon ng second theta kasi nga parehas S umpisa. So, class mali yun, ha? Wag kayo mag-base doon. Ang opposite ng sine theta is cosecant or cosecant theta. Okay? Handaan nyo, ha? Hindi porkit parehas ng co, e cosecant yan. Hindi porkit parehas ng S, yung sine tsaka second, is yun yung magka-opposite, hindi class, ha? Magkabaliktad. Ang opposite ng second theta, ng sine theta is cosecant theta. Ang opposite naman ng cosine theta is second theta. Doon sa pinabili kong orange na book, hindi ko yung pinabili para wala lang. Andun yan. Sa page 11, trigonometric. Sige, tingnan nyo. Doon sa may kulay orange na booklet na mga formulas, nandun yan sa page 11. Lahat ng trigonometric identities, andun na. Hanggang kabilang page.
Andun na lahat yan. And yes, kailangan nyo siyang tandaan lahat sa board exam. Tiyandaan ko yan lahat. Pero ngayon, syempre, limot ko na. Kasi lumipas na. Pero noon, tandaan-tanda ko yan lahat. Oh well, hindi naman lahat. Ano lang. Yung mga importante lang. Yung mga basic. Katulad nyo, yung mga basic na ganyan. And then, meron tayong, next tayo, meron tayong cotangent theta that is equal to opposite ng sa reciprocal ng tangent theta. Or equal yan sa, kung eto, sine theta over cosine theta, eto naman is cosine theta over sine theta. Di ba? Okay, so mag-proceed tayo sa, teka lang. Mag-proceed tayo sa mismong topic natin, which is derivative of trigonometric functions. Oh wait, may idadagdag pa ako na kailangan nyo tandaan. Ito pa. Kailangan nyo dito tandaan. Ito plus. Sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. Meron pa? 1 plus tangent squared theta is equal to secant squared theta. And then lastly, ano pa? 1 plus cotangent squared theta is equal to cosecant squared theta. Okay? So, unahan ko na kayo class. I-memorize nyo na yan. Yan, i-memorize nyo na yan. Mga yan. Niwala kayo sa akin, gagamitin nyo yan. Kung di kayo niniwala, maniwala na kayo. Okay? So, mag-add pa ako ng isang space. So, eto. Paste natin ito. I hope nagigets yung mga pinagsasabi ko kasi sobrang importante niyan. Okay? So, after nyong matandaan tong mga identities na to, na yung iba sa inyo pinag-aralan na yan sa trigonometry, eto na class, proceed na tayo dun sa mismo topic natin, which is derivative of trigonometric functions. Kung makikita nyo class, kung pupunta kayo dito sa ano nyo, sa module nyo, makikita nyo dyan, may ano, nakalagay dyan, sa first, dito, tingin kayo dito. Derivative of sine x, dinerive, di ba dinerive, After nyo ma-derive, ito yung nakuha nyo sagot, di ba? Derivative of sine u is equal to cosine u, di ba? Tapos, dinerive din yung derivative ng cosine x. Ito yun. Derivative ng cosine u is equal to negative sine u du over dx. Uunahan ko na kayo, ha? Hindi ko ituturo yung derivation na yan kasi class, hindi nyo naman gagamitin yan. Hindi nyo magagamit yan. Ang pinaka-kinakailangan nyong i-memorize o gamitin is ito lang. Hindi nyo na kailangan i-derive yan. Class, tandaan nyo na to, i-memorize nyo na to kasi ito lang yung importante dyan. Maniwala kayo sa akin, hindi nyo gagamitin yung derivation na yun na pinakita sa module nyo. Ayan lang. Yan na. So, eto na yung mga equivalent derivatives ng ating 6 trigonometric functions. So, ang derivative ng sine u is equal to cosine u, du over dx. Bakit meron yan du over dx na ganyan? Kasi class, kapag ka naging 2x yan, for example, sine u, sine 2u, that would be equal to cosine 2u. Tapos, derivative nung u daw, ano ba yung u dyan? Ito, yung nasa loob.
That is 2. Kaya ito magiging 2 cosine 2u. Anyways, huwag nyo munang, hindi nyo magigets. Pa ngayon, meron tayong mga examples, madami. So, sige. So, i-memorize nyo itong 6 na to, ha? Kasi, yan lang na may gagamitin nyo. Hindi nyo kinakailangan class, tandaan yung derivation na to. Ito, yan. Yan, hindi nyo kailangan yan. Hindi nyo kailangan yung derivation na yan. Pinakita lang dyan. Kung gusto nyo pa rin pag-aralan, sige. Pero ako noon, nag-aaral ako, hindi ko inintindi yan. Basta minemorize ko lang to. Kasi pagka ito, itong 6 na to, memorize nyo to, buhay na kayo. Kailangan nyo lang ng background sa differentiation, tapos kailangan memorize nyo lang yan. Makapag-solve na kayo ng derivative of trigonometric functions. Okay? So, derivative daw ng cosine u is negative sine u du over dx. Tandaan nyo yan, nakapagka lahat ng ko, lahat ng may ko, tandaan nyo, ko. Tekniko, lahat ng may ko is negative yung kanilang derivatives. Lahat ng walang ko is positive. Okay? So, tandaan nyo yun. Derivative ng tangent u is secant squared u du over dx. Derivative ng cotangent u is negative cosecant squared u du over dx. And then, derivative ng secant u is secant u tangent u du over dx. Tandaan nyo to. Okay? Tandaan nyo mabuti yan. And then lastly, derivative ng cosecant u is equal to negative cosecant u cotangent u du over dx. Okay? So, i-memorize nyo lang yan, yung 6 na yan. And, makak-survive na kayo dyan. Okay? So, sige. Mag-example tayo ng madali lang. Start tayo sa pinakamadali. So, yung aso namin tumatahol. Okay, sige. Start tayo sa pinakamadali. And then, mamaya yung may hirap. Okay? Example tayo. Example number 1. Example number 1. Find the derivative of the given function. Number 1 is y is equal to sine 3x. Okay, gawin natin find the derivative. Ba't ganun? The derivative of, find the derivative of the given function. Okay. So, start tayo. What's the derivative of y is equal to sine 3x? Ganito class. Step kapag ka nagsasolve tayo ng derivative ng trigonometric functions is ganito. Tingin kayo lagi. So, sulat nyo dy over dx. Yan yung lagi natin ginagawa. Or y prime, di ba? So, dy over dx is equal to, balik kayo dito. Ano bang equivalent ng sine u? Di ba? Cosine u du over dx. Oh. Diba? Diba? Balik kayo dito. Ano daw ang derivative ng sine 3x? O, balik kayo dito. Kung sine 3x tong letter u na to, that would be equal to cosine u, di ba? Cosine 3x. Cosine, therefore, ang derivative ng sine 3x is cosine 3x. Pero, du over dx pa daw, ang u nyo dyan is etong 3x, di ba? 3x over dx. Therefore, i-differentiate nyo pa siya, tapos isasama nyo siya dito. Okay? Therefore, ang derivative ng sine 3x is cosine 3x times derivative ng 3x, that is 3. Tapos, isama nyo siya. Kaya magiging dy over dx is equal to 3 times cosine 3x, that is 3 cosine 3x. Yan na class yung sagot.
Siyempre, madali pa yan. Kasi, umpisa pa lang. Okay? So, eto yung sagot. Papakita ko sa inyo yung solution 2. Pwede naman ganito. Pwede naman ganito. O, solution 2, lagay natin. Para may choices kayo. Let you, pero wag na to eh. Hindi nyo na to kailangan eh. Yung solution 2, papakita ko lang. Kung, kasi ang haba pa na to eh. Eh, eto, diretso na yan, no? O, sine 3x. O, punta lang kayo dito. O, anong equivalent ng sine daw? O, cosine. So, kung 3x yun, tapos eto, letter u, dapat eto, 3x din to. Tapos, du over dx, ano ba ang letter u? Etong 3x, di ba? Derivative ng 3x is 3. Kaya naging ganyan. Okay? Solution 2, let u is equal to 3x. Kung nilet u nyo yung 3x, magiging y is equal to sine u, di ba? Kasi nga, nilet u nyo siya. Tapos, dy over dx is equal to ang derivative ng sine u, balik ka dito, sa cosine u, du over dx. Ba? Kaya magiging cosine u, tapos du over dx. Magiging, palitan nyo yung u ng 3x kasi nilet u nyo siya kanina. Kasi kaya magiging cosine, anong u, that is 3x. D, anong letter u, that is 3x over dx. O, di ba parehas lang? Eto, tsaka to, parehas lang. Diba? Kaya, kung gagamit kayo yung solution to, magpapakihirap lang kayo. So, wag na yan. Pero, pakita ko pa rin. Therefore, dy over dx is equal to derivative ng 3x, that is 3, lagay nyo na sa harap, tapos cosine 3x. Eh, naklas yung sagot. Okay? O, diba, andali lang. Yan yun. Yan yung sagot. So, bahala na kayo kung anong gusto, anong trip nyo sa buhay. Pero ako, kung magsasuggest ako sa inyo ng solution na maayos-ayos, na mabilis, eto ng solution number 1. Huwag na pansin yung solution number 2 kasi ang haba pa niyan. Okay? So, proceed tayo. So, huwag natin gamitin solution number 2. Sample number 2 tayo. Paano naman kung cosine? Paano naman kung cosine? Oh, number 2. Y is equal to cosine 3x. Paano naman kung ganyan? Oh, y is equal to cosine 3x. Oh, balik kayo dito. Kaya kailangan plus, tandaan nyo to. Kasi class, hindi ko ibibigay yan. Hindi namin ibibigay yan. Minememorize talaga yan, ha? Ngayon palang i-memorize nyo na kasi hanggang board exam, dapat memorize nyo yan. Hanggang higher year. So, eto, cosine u is equal to negative sine u du over dx. Therefore, kung cosine u yan, kung cosine 3x yan, magiging dy over dx is equal to derivative na cosine 3x based dun sa tingnan natin is negative sine 3x, then derivative nung nasa loob, that is derivative ng 3x with respect to x. Okay? Therefore, kapag sinimplify natin yan, dy over dx is equal to negative sine 3x. Derivative ng 3x is 3. Therefore, dy over dx is equal to 3 times negative sine 3x, that is negative 3 sine 3x. Yan na klas yung sagot. So, syempre, sa basic muna tayo. Mamaya yung medyo complex. Okay? Okay, solution na, example number 3. Paano naman kung maging tangent? Tangent naman. Y is equal to tangent 3x. Balik tayo dito. Ang derivative ng tangent u natin is
equivalent to second squared u du over dx. Therefore, kapag ka ito ang given, dy over dx is equal to derivative daw ng tangent 3x is second squared 3x. And then derivative ng nasa loob, that is derivative ng 3x with respect to x. Okay? Therefore, dy over dx is equal to second squared 3x. And then derivative ng 3x is 3. Therefore, ang derivative pala ng tangent 3x is 3 second squared 3x. Di ba? Kaya kasi hindi nyo kailangan yung derivation na yun. Kailangan nyo lang i-memorize to. Actually, yung derivation na yun, pinakita lang kung paano nakuha itong mga to. Pero, hindi yun naman magagamit yun. Ito lang. Ito lang. Yung anim na yan, tandaan nyo lang yun kapag ka trigonometric. Kapag ka derivative of trigonometric functions. Okay? So, example number 4. Bago natin putulin tong part 1. Kasi meron pa tayong part 2, part 3. So, kung may part 4 pa, hindi ko sure. So, number 4, dito na. Example number 4. Paano naman kung maging cotangent, y is equal to, not cosine, cotangent 3x. Balik kayo dito. Ano ang derivative ng cotangent? That is negative cosecant squared u. Diba? Kapag ka may mga co, negative yun. Therefore, dy over dx is equal to derivative ng cotangent is negative cosecant squared 3x. Kung ano yung nasa loob niya. Tapos derivative nung nasa loob ng 3x, that is 3. Diretso nyo na class. Okay? Therefore, dy over dx is equal to 3 times negative na to. Negative cosecant squared 3x, that is negative 3 cosecant squared 3x. Okay? Ito na class yung sagot. Ito na yun. I hope naiintindihan kasi sobrang importante na mga yan. Okay? Basic pa lang yan. So, proceed tayo. So, kung nababoard na kayo, pwede na kayo mag-proceed sa lecture number, sa part 2 na to. Kung nakapag-advance na kayo. Yung iba kasi sa inyo nag-advance reading. Nag-advance studying sana. Yung karamihan sa inyo, ganun din. Ako din, class, nung nag-aaral ako noon, nag-advance studying talaga ako. Okay? So, number 5, ano naman daw ang derivative ng y is equal to second naman. Second 3x. Okay? So, balik tayo dito ulit. Balik ulit. Dito lang lagi. Derivative ng second is second u tangent u du over dx. So, therefore, dy over dx is equal to, kung second 3x yan, that is second 3x tangent 3x, tapos derivative ng 3x is 3. Kaya ito, magiging dy over dx is equal to 3. Kagayon yung 3 sa harapan, 3 second 3x tangent 3x. Yan na class yun. Yan na class yung derivative ng second 3x. Ito na class. 3 second 3x tangent 3x. Okay? So, ayan yung.
And then lastly, sa basic natin, we have, paano naman kung cosecant y is equal to cosecant 3x. Okay? So, pagka bumalik tayo dito, ang derivative ng cosecant is negative. Kasi nga, co, yung umpisa niya, negative cosecant u cotangent u du over dx. Okay? Therefore, this becomes dy over dx is equal to negative cosecant 3x cotangent 3x times the derivative of 3x yung nasa loob is 3. Kaya ito magiging dy over dx is equal to negative 3 cosecant 3x cotangent 3x. And gusto ko palang sabihin sa inyo class na kahit napasado na kayo sa P1, P2, P3 na grades, kapag ka bumagsak kayo sa CFE, sa Common Final Exam, incomplete kayo, uulitin nyo pa rin yung subject. Maniwala kayo sa akin. Kaya yung mga pasado, huwag kayong magpakampante, kailangan nyo pa rin ituloy yung pag-aaral, okay? Para naman dun sa mga wala hindi talaga umaabot, hindi ko alam kung bakit. Kasi yung iba may problema, iba naman sa inyo is nahirap talaga mag-aral. Hindi naman kasi lahat na fast learner, na alam ko naman yun, pero kailangan kasi class. So, kung iba sa inyo hindi pa umaabot, may P3 pa, may chance pa kayo. Tapos may CFE pa, Common Final Exam. Okay? So, hanggang dito muna yung part 1 ng ating derivative of trigonometric functions. So, meron pa kayong part 2, part 3, I think meron pa kayong hanggang part 4. Kasi mahaba talaga to. So, sa part 2 is mag-solve tayo ng mga difficult naman. Application naman tayo ng chain rule, quotient rule, tsaka ng product rule. Ito kasi is direct to the point lang. Okay? So, sige. Hanggang dito muna yung inyong part 1. May part 2, papanoorin nyo din yun.